Matagumpay na naghatid ng ayuda sa pandemya ang team gawa sa pamumuno ni Governor Egay Talyado kasama si Congresswoman Josie Talyado sa bayan ng Labo, Camarines Norte upang isagawa ang kanilang programang food assistance, at kasabay nito ay ang sunod-sunod na groundbreaking projects sa 6 na barangay ng Labo noong 17 ng Pebrero taong kasalukuyan. Sa umaga ay sinimulan ang nasabing groundbreaking project sa Tamisan na sinundan naman sa Macogon Elementary School at sa Exiban. Sa hapon naman ay inuna ang Bulhaw, Cumamela at Kalamunding. Samantala, nangako naman si Governor Egay na tutulungan ang ilang barangay tulad ng Barangay Tamisan ng isang farm-to-market road project na worth 25 million pesos. Ayon kay Kagawad Rodolfo Calderon ng Barangay Tamisan, malaking tulong ang nasabing proyekto sapagkat mabilis na maipapadala at maipapabilis sa bayan ang mga produkto ng kaniyang mga kabarangay. Bumuhos din ang pasasalamat ng mga residente at ilang mga barangay officials na nabahagian ng ayuda. Ganun din ang kanilang pasasalamat sa mga tulong na proyekto ni Governor Egay na nagsisilbing ligasiya ng tunay na serbisyong Talyado. Nang dumaan ng gobernador dito sa Camarines Norte, ang bumigay sa amin ng liwanag talaga dito. Sa ilaw, kalsada, talagang di kami pinabayaan. May mga kaayuda na namang dumating dito sa aming barangay sa pamamagitan po ng ating minamahal na Governor Egay Talyado. Ito pong mga bagay na ito ay lubhang napakahalaga sapagkat sa panahon po ngayon ng pandemic ay napakalaki ng tulong na naiaambag ng mga ganitong programa. Sa pagkakakilala ko po kay Gobegay, isang matulungin, mabait, hindi para salita, pero action man, magaling. Opo, opo. Hindi ka po kailangang magsabi sa kanya. Alam po niya yung pangangailangan ng barangay. Sa gitna ng hindi matapos-tapos na pandemya ay patuloy pa rin ang pagtulong ni Governor Egay at Congresswoman Josie Talyado para maibsan ang kahirapan ng mga kababayan dulot ng pandemya. Ang ayuda sa pandemya ay patuloy na maghahatid ng pag-asa para sa mga mamamayan ng Camarines Norte. John Lloyd Bulocon, BHTV News.